Magandang araw mga bata! Ako nga pala si Brando Silverio M. Lida, handa at galak na magbahagi ng kaalaman sa Araling Panlipunan. Handa na ba kayong matuto? Ang ating pag-aaralan sa araw na ito ay ang lokasyon at klima ng Pilipinas. Kilalanin muna natin ang Pilipinas. Ang Pilipinas ay isang pahabang kapuluan o archipelago. Binubuo ito ng pangkat ng malalaki at maliliit na mga pulo. Matatagpuan ito sa Timog Silangang Asya. Ang Pilipinas ay binubuo ng 7,641 na pulo, 3,144 na may pangalan at 1,192 ang may naninirahan. Ang Pilipinas din ay napapaligiran ng anyong tubig. Napapaligiran ito ng Pacific Ocean sa Dakong Silangan, West Philippine Sea at South China Sea sa Kanluran, Basi Channel sa Dakong Hilaga, Sulu Sea at Sulawesi Sea sa Dakong Timog. Ngayon naman, dumako tayo sa absolute na lokasyon ng Pilipinas. Para matukoy ang absolute o tiyak na lokasyon ng Pilipinas, gumamit ng globo at mapa. Ang globo ay replika ng mundo at ang mapa ay isang lapat o patag na larawang kumakatawan sa mundo. Matatagpuan ang Pilipinas sa hilagang hating globo. Nasa pagitan ito ng Ecuador at ng Tropic of Cancer. Ito ay matatagpuan sa pagitan ng 4 degrees 23 minutes at 21 degrees 25 minutes hilagang latitude at ng 116 degrees at 127 degrees silangang longitude. Yan ang absolute na lokasyon ng Pilipinas. Dumako naman tayo sa mga likhang guhit o imaginary lines sa globo. Ang mga guhit at simbolo na nakikita sa mga mapa at globo ay nakakatulong sa paglalarawan ng tiyak na lokasyon ng mga lugar. Walang guhit sa mundo. Ito ay imaginary lines lamang upang matukoy ang lokasyon ng isang lugar o bansa. Ang bawat guhit ay may katumbas na panukat ng layo ng lugar na degree. Mga guhit latitude. Ang mga guhit na pahalang na mapapansin sa globo ay tinatawag na parallel o latitude. Sinusukat ang distansya nito sa degree. Umiikot ang mga guhit na ito mula sa silangan patungong kanluran mula sa 0 degree hanggang 90 degrees, pataas o pababa mula sa Ecuador. Nagsimula sa Ecuador ang pagbilang ng degree pababa o pataas patungo sa magkabilang pulo ng mundo. Ang Ecuador ay isa sa mga espesyal na guhit latitude. Inilalarawan nito ang pinakagitnang likhang guhit na pahalang sa globo na may sukat na 0 degree. Hinahati ng Ecuador ang globo sa dalawang magkasinlaking bahagi. Ang dalawang hating ito ay tinatawag na hating globo o hemispheres. Hilagang hating globo o northern hemisphere ang tawag sa hati ng globo mula Ecuador hanggang pulong hilaga o North Pole. At timog hating globo o southern hemisphere ang tawag sa hati ng globo mula Ecuador hanggang pulong timog o South Pole. Maliban sa Ecuador, ang Tropic of Cancer, Tropic of Capricorn, Arctic Circle at Antarctic Circle ay tinuturing ding mga espesyal na guhit. Tropic of Cancer na nasa 23.5 degrees hilagang latitude. Tropic of Capricorn, tawag naman ito sa parallel na guhit na nasa 23.5 degrees timog latitude. Arctic Circle, parallel na guhit naman ito na nasa 66.5 degrees hilagang latitude. At Antarctic Circle na nasa 66.5 degrees timog latitude naman ang parallel na guhit na ito. Dumako naman tayo sa mga guhit longitude o meridian. May mga guhit na patayo nagmumula sa hilagang pulo hanggang sa katimugang pulo. Tinatawag ang mga guhit na ito na longitude o meridian.
Ang degree ng longitude ay bilang panukat sa layo ng lugar, pasilangan o pakanluran mula sa prime meridian. Ang prime meridian ay nasa 0 degree longitude. Ang mga guhit mula sa prime meridian o longitude ay tumutukoy kung nasa bahaging silangan o kanluran ang isang lugar. Hinahati ng prime meridian ang mundo sa silangang hating globo o Eastern Hemisphere at kanlurang hating globo o Western Hemisphere. Ang prime meridian at international dateline. Ang prime meridian ang pinakagitnang guhit na humahati sa globo sa silangan at kanluran. Ang prime meridian ay nasa Greenwich, England. Sa eksaktong tapat ng prime meridian ay matatagpuan ang international dateline. Halimbawa, kung ang araw ngayon sa Amerika ay Linggo, sa Pilipinas naman ay Lunes. Dumako tayo sa mga direksyon sa mapa. Ang mga direksyon ay mahalaga sa pagbibigay ng lokasyon. Ang mga ito ang nagtuturo o nagsasabi ng tiyak na kinaroroonan ng isang lugar o bansa. Ang mga mapa ay may simbolong North Arrow o Compass Rose na laging nakaturo sa hilaga o North. Itinuturo rin ng Compass Rose kung nasaan ang silangan o East, kanluran o West, at Timog o South. Mga pangunahing direksyon o primary directions. Hilaga na nasa itaas, timog na nasa ibaba, kanluran na nasa kaliwa at silangan na nasa kanan. Pangalawang direksyon o secondary directions. Ang mga pangalawang direksyon ay nasa pagitan ng mga pangunahing direksyon. Timog kanluran, direksyon na nasa pagitan ng timog at kanluran. Timog silangan, direksyon na matatagpuan sa pagitan ng timog at silangan. Hilagang silangan, direksyon na nasa pagitan ng hilaga at silangan. Hilagang kanluran, direksyon na nasa pagitan naman ng hilaga at kanluran. Ang relatibong lokasyon ng Pilipinas. Ang relatibong lokasyon ay tumutukoy sa kinalalagyan o lokasyon ng isang lugar o bansa batay sa mga karatig o katabing pook nito. Ang direksyong binibigay ng relatibong lokasyon ay hindi detalyado. Ngunit, nakakatulong din upang matiyak ang kinaroroonan ng hinahanap na lugar. Ang mga karatig bansa natin sa hilaga ay ang Taiwan at China. Sa hilagang silangan ang Japan at sa kanluran ang Thailand, Cambodia at Vietnam. Ang Brunei at Indonesia ay mga karatig bansa natin sa timog kanluran. Ang mga ito ay halimbawa ng pagtukoy ng relatibong lokasyon ng Pilipinas. Dumako naman tayo sa klima at panahon. Maepekto ang lokasyon ng isang bansa sa klima at panahon nito. Pabago-bago ang kalagayan ng panahon o weather sa Pilipinas. Ang panahon o weather ay ang kondisyon ng atmosphere sa isang lugar sa maikling oras. Sanhi rin ng pagbabago-bago ng ating panahon ang lakas at direksyong pinanggagalingan ng hanging dumaraan sa bansa. Ang mga halimbawa nito ay ang hanging amihan at hanging habagat. Inilalarawan ng pangkalahatang kalagayan ng kapaligiran ang isang malawak na lugar sa mahabang panahon ang klima. Nagbabago ang klima at panahon dulot ng pag-init ng mundo, kaya't nagiging matindi rin ang heatwave, bagyo at tagtuyot. Isang bansang tropikal ang Pilipinas, sapagkat matatagpuan ito sa tropics o tropical zone. Ang tropical zone ay ang rehiyon na nasa pagitan ng Tropic of Cancer at Tropic of Capricorn. Alamin natin ang mga salik na nakakaapekto sa klima. Narito ang mga ilang dahilan sa pagbabago ng klima sa iba't ibang lugar sa mundo.
Una, ang latitude o lokasyon ng lugar. Ang mga lugar na nasa mababang latitude at malapit sa Ecuador ay direktang nasisikatan ng araw. Ito ang isa sa mga dahilan sa pagkakaroon ng mainit na klima sa mga naturang lugar. Palihis ang natatanggap na sikat ng araw ng mga lugar na nasa kalagitnaang latitude. Ito ang mga lugar na nasa temperate zone. Ang mga lugar dito ay nakararanas ng katamtamang temperatura. Kapag nasa mataas na latitude ang lugar o Arctic zone tulad ng North Pole at South Pole at hindi diretso ang sikat ng araw sa buong taon, malamig ang panahon at may yelo rito. Pangalawa ay ang hangin. Iba't iba ang direksyon ng ihip ng hangin sa iba't ibang panig ng mundo. Ang ating bansa ay nakararanas ng trade winds na dumadaloy mula Hilagang Silangan patungong Ecuador. Ikatlo, ang temperatura. Ang tawag sa init o lamig ng isang bagay o lugar ay temperatura. Umiinit o lumalamig ang temperatura ng isang lugar ayon sa latitude. Taas o baba ng altitude ng lokasyon. Pagsikat ng araw, dami ng ulan, hanging nararanasan sa lugar at layo nito sa mga dagat o karagatan. Pang-apat ay ang altitude o taas ng lugar. Nag-iiba-iba rin ang klima ayon sa taas ng lugar. Ikalima, ang katubigan. Ang mga malalaking katubigan ay may epekto rin sa klima ng isang lugar. Ika-anim, ang dami ng ulan. Nagkakaiba-iba rin ang panahon sa Pilipinas dahil sa dami ng ulan na nararanasan ng iba't ibang lugar dito. Mas maulan sa silangang bahagi ng Pilipinas kaysa sa ibang lugar dahil sa Pacific Ocean, kung saan karaniwang nagmumula ang mga bagyong nagdudulot ng malalakas na hangin at ulan. Dumako tayo sa klima ng Pilipinas. Tropical ang klima ng Pilipinas dahil sa lokasyon nito. Kadalasang mainit na panahon ang nararanasan sa bansa. Umaabot ito sa temperatura na 21 degrees Celsius hanggang 37 degrees Celsius. At sa buwan na pinakamainit, ang buwan ng Marso at Abril na may 37 degrees Celsius. Pinakamalamig naman sa buwan ng Disyembre hanggang Pebrero na may 15 degrees Celsius sa Kamaynilaan at 9 degrees Celsius sa Baguio. May epekto sa klima ng Pilipinas ang mga anyong tubig na nakapaligid dito. May epekto rin ang El Niño at La Niña sa ating bansa. Ang El Niño ay ang pag-init ng tubig sa bahagi ng Pacific Ocean. Ang La Niña naman ay ang paglamig ng tubig sa bahagi ng Pacific Ocean. Ang mga uri ng hanging umiihip sa Pilipinas ay nakaaapekto sa klima ng bansa. Ang panakanakang hangin ito ay tinatawag na monsoon. Ang hanging habagat o southwest monsoon ay nanggagaling sa timog kanluran at ang hanging amihan o northeast monsoon ay nagmula sa Hilagang Silangan. Nakaaapekto rin ang paglamig at pag-init ng lupa at dagat sa klima ng lugar. Hanging amihan o northeast monsoon. Mula sa China at Siberia ang malamig na hanging ito. Nararanasan ito sa buwan ng Nobyembre hanggang Pebrero. Hanging habagat o southwest monsoon. Mula sa timog kanluran ng Pilipinas ang malamig na hangin ito. Nararamdaman ito sa buwan ng Mayo hanggang Setyembre. Dala nito ang ulan at bagyo sa bansa. Pagbagyo sa Pilipinas. Nakararanas ng pagbagyo sa buwan ng Mayo hanggang Oktobre ang Pilipinas. Pangkalahatang panahon o season. Dalawa ang uri ng panahon o season sa ating bansa. Ito ay ang tag-araw at tag-ulan.
Ang tag-araw sa ating bansa ay nagsisimula ng Nobyembre at nagtatapos ng Mayo. At nagsisimula naman ng Mayo hanggang Oktobre ang tag-ulan. Isang bansang insular ang Pilipinas dahil napapaligiran ito ng malalaking anyong tubig. Dumako naman tayo sa mga uri ng panahon sa iba't ibang bahagi ng mundo. May mga bansang nakararanas ng apat na uri ng panahon o season: tagsibol, taginit, taglagas, at taglamig. Tagsibol o spring sa hilagang hating globo, taglagas sa timog hating globo. Sa posisyong ito, halos pantay ang haba ng araw at gabi. Ito ang sangkapat ng rebolusyon ng mundo sa paligid ng araw. Tag-init o summer sa hilagang hating globo, taglamig sa timog hating globo. Ipinakikita sa larawan na kalahati na ang bahagi ng paglalakbay ng mundo sa paligid ng araw. Halos pantay na ang haba ng gabi at araw. Diretso ang sikat ng araw sa hilagang latitude sa panahon ng tag-init. Taglagas sa autumn sa hilagang hating globo, tagsibol sa timog hating globo. Ito ang ikatlong kapat ng rebolusyon ng mundo sa paligid ng araw. Nagsisimula ito mula Setyembre hanggang Disyembre. At ang huli ay taglamig o winter sa hilagang hating globo, tag-init sa timog hating globo. Bahagyang nakahilig o tilted ang mundo sa posisyong ito ng paglalakbay sa paligid ng araw. Mababa ang temperatura at mahaba ang gabi kaysa araw sa hilagang hating globo. Mas mainit at mas mahaba naman ang araw kaysa gabi sa timog hating globo. At dito na nagtatapos ang ating aralin ngayon. Maraming salamat sa pakikinig, mga bata. Muli, ako nga pala si Brando Silverio M. Laida, handa at galak na magbahagi ng kaalaman sa Araling Panlipunan.